Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino sa programang Tambayan sa TWIZ. Mula na muna tanghali po, welcome po sa Tambayan. Ako po si Dion Malano, a.k.a. Dion Say. At sa isang kakaibang pangyayari, pagpasok ko na opisina, ako yung nabang sa pagkakita sa physical na anyo. Yes. Yung attorney Nick Nangit, a.k.a. J-Lo. Ha? Naka-fink ako. Pero? Akaw lang yun lang yan. Hindi ako fink lawan. Ako care sa mga fink dyan. Mamink-mink ako. Syempre, di ba? Kasi nga LGBTQIA plus. Yes, ito ako. Tinan mo, oh. Naka-ano ko. Fink na fink, pero naka-V-sign ako. Oh, di ba? So, maganda po kayong lahat ngayong araw ng Mangku Friday. Yes, maganda sa maayong udto. Yes, napakaganda. Maayong udto, like, share and share. And of course, maraming salamat sa ating dalagang bukid. Dilagang bukid pala. Na walang iba kundi ang flawless. Ay, at ang vangvango. At passionistang si Dionce. O Kuya Winnet, kumusta na? Ilang ano na lang araw? 49 na lang ba? 50 days. Ang bilis, ano? Pasko. Mahaba pa yung panahon na yan. Oo, tumatanggap na po kami ng bigan. Ayuda. Pero yung physical, spiritual, yes. Mental. Oo. Kung may mga jowa kayong ginagamit pa kalat-kalat dyan, ipadala nyo rin. Oo, padala nyo. Kasi alam mo, ang daming akala, shivolay na ako doon sa akin profile pic. Nakita mo yung bago? Oo. Yung profile pic ko sa Nick Nangit Musician Spirit Quester page. Oo. Nagugupuhan sila, punyema. Oo nga, mukhang lalaki. Nakita ko, ay, shit, lalaki. Grabe. Grabe. Pure top. Hindi po. Hindi po ako tumatawid ng bako. Doon po kayo mag-ilusyon. Tinawag ko na po si Yaya para orderin na yung aking delayed na mattress. Ano yan? Detachable? Oo, detachable siya. Expandable. Anyway, ayan. Oh, i-like and like, share and share. At mamayang gabi kasi, ulit, meron na naman akong live. 11 p.m. Siyempre, sa Nixtradamus sa YouTube. Yes. Anong topic mo mamaya 11? Tungkol na naman sa mga multo. At maybe continuation itong ating pag-uusapan ngayon. Ayun. Oo. At saka, alam mo, may naisip ako. Kasi meron na pala akong app. Na ang gaganda ng app na ginagamit ko sa software. Na pwede pala akong magpatong ng video sa video ko. So, hinihikayat ko kayong mga kabunganga, Nixters, mga tambayers, mga katambay dyan, na gumawa kayo ng 1 minute video. 1 minute lang. Magtanong kayo, tapos ipopost ko yun doon sa vlog na gagawin ko. Sasagutin ko yung mga tanong nyo. Halimbawa, sabi ng isa, magkikwento siya. Basta 1 minute lang ha, sabi niya, nung bata siya, nakakita siya ng tumatalon-talon na ganyan, sinundan niya, akala niya, butike, o akala niya daga, yung pala, duwende. Talaga? Totoo ba yung duwende? Yung mga ganon. Mm. 1 minute lang. Tapos ang gagawin ko doon sa video ninyo, video clip, ipapatong ko dun sa video na gagawin ko. Arang. Pwede na yan. Kasi dati hindi pwede, di ba? So, ngayon pwede na. So, makikita kayo sa mga vlogs ko. Yan. Ganyan ang gagawin ko ngayon. Mga 10 lang. 10 ha. The first 10 na mag-i-email sa akin. Ipopost ko yung email kasi gagawa ko na special, separate email para dyan. Dahil nagdadagsaan na yung email ko, mapupuno na. Gagawa ko ng separate para lang sa mga vlogs. Ayan. O, bati muna tayo sa mga kabunganga. Ikaw na sa Facebook. Sa Facebook. Beth Otaza, Alvi Bal, Gladi Ilagan Aranilia, Mami Maria Lipitan Folterer, ni Halma, Princess Antori Ivavaing Vakla, miss you so much. Of course, Maria Luz Mendez, Pauline Kadaoas, sino pa ba? Melida Felidoro, at Tilano Kulapo. Ayan, Gladi Ilagan Aranilia, Bea Enner, Teresa de Soledad, Annette Alegre B. Ang sabi ni Princess Shantori, wow, shifting ang colorette. Mink na mink ang peg. Baka ang kinin ka ng mga pink lawans. Subukan nila ang kinin ako. Kung hindi, lahat sila magiging LGBTQIA.
Of course, batiin ko rin, of course, si Mommy Rosemary Malabon. Love you so much, Mommy. Si Mommy Chu, tapos si Mommy Ging Liwanag, si Rocky Salumbides, of course, si Papa Rick, lahat ng babies ko dyan. Nasaan man kayo? Oh, yes. Oh, ikaw naman, bati ka muna. Oh. Ayan. Ayan. Dito sa YouTube, Red Swine, Lapilido. Going Out of Geek by Ian, Clarence, Lapilido. Yes. Adon M, Diyos Espiritu, Jeremy Marcas, Atelis Vlogs, Gigi Custodio, LMX, Owen Friday, Jennifer Chikawa, Chow King, Shun Shun, Procopio Domingo, Cheb, Lapilido, Shun Shun, Lapilido, Ying Lipolon, Christian Carl M. Villaraza. Oo. Mara Nosco. Yes. Ito Noy Vlog. So, ayun. Yan. So, may tanong si Andre sa'yo. Sige, sige. Sige. Si Anonde, ito si Josh. Si Josh, mukhang okay si Josh. Ano ba yun? Si Josh Espiritu. Wafu? Pag wafu, sasagutin ko. Pag hindi, sa'yo na lang. Ah, meron? Pwede po tanong about tax attorney. PM is the key. Ano sabi niya? Pwede po tanong about tax. Ngayon, pwede naman, pwede sige, naman. Although baka mawindang iba kasi Mangko Friday, pero pwede rin, Anyway, batiin ko rin si Loida Elaine, ayan, of course, at saka sa You Know Who, ganyan, si, sino pa ba to? Si Elmer Saison Ferrer, Megan, Ayala, Ariel Romero, ang dami pa nila, no? Pasensya na kung hindi ko mabasa lahat, dami. Georgie, dami. Cynthia Amor Jordan, love you, Maybell Maxilom Dela. Ayun nga, hindi, ano lang, dugtong lang natin muna, briefly lang, yung sinabi nga natin tungkol sa tax case ni BBM. Diba? Hindi siya convicted of tax evasion. In fact, lumabas nga doon sa isang write-up na hindi pala siya napadalhan ng tax assessment ng BIR. The BIR cannot just go to court. Due process, kinakailangan bigyan mo muna ng abiso ang tao kung ano yung sisingilin sa kanya. Yes. Before you go to court. Eh, walang tax assessment. Sinasabi natin pan o kaya fan. Walang ganon. So, bigla na lang sa court i-finile. Tapos, nakita yan ng Court of Appeals. Kaya nga, binago ang desisyon. Kaya nga wala siyang tax evasion. Ayun ko ba dito sa dalawang si Carpio at saka si Te? Ano ba pinagsasabi nila? Pinipilit talaga nila, di ba? Siguro, delaying tactic. Yes. Pang-aliyo. Yes, at pinaliwanag na rin natin na walang moral turpitude na una tayong nagsabi sa lahat. Nang nasa ere, di ba? Yes. Oo, so yun. So yun nga. Okay, now, ang topic natin is sound therapy. Oo. Mamaya makinig kayo kasi maganda ang topic na to, ha? Uh-oh, maganda ang connection ng topic na to. Yes, sound therapy. Yes. Ang alam natin, touch therapy. Mm-hmm. Alam niyo yun? Oo, yung hawak-hawak. Oo, yung mga muscle-muscle. Oo, yung mga pindot-pindot, haplos-haplos, himas-himas, himas sa poste, himas sa rehas, ganyan. Alam natin yan, di ba? Touch therapy yan. Uh-oh. Pero ngayon, sound therapy. Alam mo ba, ang tunog o ang himig ay nakakagaling? Talaga ba? Oo, nakakagaling paano? Siya. Pero bago natin pag-usapan kung paano siya nakakagaling, tingnan muna natin ang kasaysayan. Anong kasaysayan? O, di ba? Meron tayong ganyang nalalaman, di ba? Taba na utak natin. O, correct. O, naman, sobrang tataba. tunog o ang himig, simula pa ng mga sinaunang tao, mga ninuno natin sa talampakan, sa kusasaan, sa anino, ayan. Lahat sila gumagamit na talaga ng tunog o himig para magpagaling ng tao. Magpagaling ng tao? Iba't iba. Pwedeng boses lang yan. Okay. Boses. Alam mo yun, yung sa mga, sabi natin, mga aborigines ng Australia. Chanting kemet. Mga ganyan-ganyan, di ba? Oh, ginagamit nila yun? Ginagamit nila yan. Oh. Oo, hindi lang sa mga aborigines ng Australia, maging ang mga indigenous peoples ng North America. Ginagamit nila yan, yung mga chanting-chanting na ganyan. Pati sa Eastern Asia, ginagamit na rin yan. Kaya nga, di ba, thousands and thousands of years even before Buddhism started, eh meron na yung mga chants, mga mantra, yung mga om, di ba? Isang sound lang. Usually vowel yan. Alam mo yan, A-E-I-O-U, di ba? Om, ganun lang, di ba? Paulit-ulit yan. Oo, pang matagalan, pang malakasan. Oo. Eh, ang mga ninuno naman natin, meron din silang mga paulit-ulit lang ng mga one syllable, two syllables, ganun. Chanting ang ginagawa nila. At
kadalasan pa sinasamahan to ng mga instrumento. Oh. Drums, percussion. Drums, di ba ganon? O kaya yung mga rain sticks. Ay, yung Ang ganon sila. Oo, di ba? Rain sticks. O kaya yung mga clapping. Clapping is also part of it. Oh, diba? Ganun-ganun, diba? Oo. Oo. Pagkatapos, gumagamit din sila ng mga, basta percussive, pag sila ng percussive, yung paulit-ulit na tunog na dug-dug-dug-dug, ganun. O, pati stamping ng paa, gumagamit din sila, diba? Pati siguro sa kilikili, yung klik-klik. O yan, diba? Mga ganyan. Tongue twister, diba? Alam mo tang tuy. Ay, iba naman yun. Kadiris, ayoko na ganyan. Yak! Alam ka ba? Oo, yak! Hindi pa po ako nagpapalit. Ew! Sabi nga ni Mommy Rosemary sa akin, alam na alam daw niya, dahil hindi daw ako talaga aano. Sabi ko nga, Mommy! So yun nga, even 40,000 years ginagamit na talaga ang tunog para magpagaling. Kadalasan, ang ginagamit din ay yung mga tunog na makikita sa kapaligiran. Mga tunog ng mga insekto, tunog ng mga iba pang hayop, ginagaya yan. Okay. That was 40,000 years ago. Now, 2,500 years before the Christian era, yung mga pyramids sa Egypt, diba? Mga pyramids, gumagamit na rin sila ng sound therapy. Oo, gumagamit na rin. Diba nga, merong nauso dati nung araw yung toning. Toning, diba? Yung sa ano, sa baso, lalagyan, meron kang patutunogin. Tapos, diba, isa lang matinis na tunog. Yes, Oo. Tapos, nagagamit yung for healing. After that, pwede mong inumin yung tubig, diba? Ginagamit na yan. Toning. Ibig sabihin, you just get one tone. Isa lang tone. Oo. Meron tayong tinatawag na overtoning. May mga ganyang musikero, ha? Yung mga nag-aral ng pagkanta sa College of Music. Alam mo, dalawang tones nila. Meron silang major tone. Meron pa silang isa pang tone na sabay nilang kinakanta. Kakaiba yun, ano? Inaaral yun, ha? Yung overtoning. Dalawang tones. Ikaw, kaya mo ba yun? Di ba isa lang ang lalabas sa'yo? di ba? Pero yun, dalawang boses. Oo, dalawang boses ang lalabas sa kanila. Minsan magkaiba yung tone. May technique yan, eh. Hindi ko alam kung paano, pero inaaral yan. 2,500 years ago yan, before the Christian era. After that, 500 naman years before the Christian era, yung isang mathematician na Grego, Pythagoras, na-discover niya na meron palang mga mathematical equations na katumbas. Talaga ba? Oo. Meron siyang ganyan. Theorem. Oo, yung mga ganyan, di ba? Pinag-aralan, di ba? Yung mga theorem na ganyan, kalimutan ko na. Ano ba yan? Yan ba yung A squared plus B squared equals C squared? Kalimutan ko na yan. Yata yun eh. Paki nga, pakisabihan nyo nga kami kung kami ay... Pythagorean theorem. Oo, ano ba yung theorem ni Pythagoras? Pero nagagamit daw yan eh. Oo. Kasi ang mga Greeks talagang ginagamit nila, pati nga yung harp, di ba? Aeolian harp. In fact, sa piano nga, kasi nga musikero ako, sa piano, yung tunog ng harp, pwedeng gayahin. At meron tinatawag na scale para dyan. Aeolian harp ang dating ng piano. Pagka tinugtog yan, para ka nakikinig sa harp. Pero actually, piano yan. Ang piano kasi is percussive, ha? Sabi nila, oh, percussive yan. Yes. Kasi ini-strike niyan yung kable. Ini-strike ng isang hammer. Ano ba hammer? Martilyo. Minamartilyo ang string. Yes. Depende yan kung upright yung piano mo, pag ganon. Pag ganon. Yung mga nakakita. Basta ganon, dinudutod siya pag ganon. Pero pagka nakahiga, ikaw na bahala. Ano ba yan? Oo. Agung-aga. Mami, siya po, Siya po. May music pa rin naman gagawa. Nandunod ba, Mami? Hindi ko alam, eh. Huwag na. Comment yan. Kusakali reply. Siya po talaga may kasalanan, Mami. Huwag po. Hindi po ako. Ayan. So. Ayan, A square, yung mga BB. Ay, naalala ko pa. Grabe. Jonathan, naman. Maraming salamat, oo nga. Eh kasi maano ko sa math talaga. At ang math kasi connected nga sa music. Nanonood si Mama. Nanonood siya. Oh. Mami, siya po, pagsabihan niyo po. Ayan, yan nga nakaitim na yan. Napakahalang ng bituka niyan. So, yan. Now, nung 872, after AD na, Anno Domini na,
Okay. Si Pope Gregory the First ang nagsimula ng mga chants na tinatawag nating Gregorian chants. Ay, oo. Oh, di ba? Mm. Yung mga kanta sa loob ng simbahan na nakakaangat ng iyo. Nakakaangat. Oo. Correct. Pagkatapos, syempre, pinanganak na nga si Johann Sebastian Bach. Bach. Oo. Bach. Oo, the father. Pero ang complicated misa ng music niya. Oo. Ni Bach. Pero alam mo, napakagaling niya talaga. Father of classical music talaga yan eh. Kasi ang musika niya, may mga naggawa na ng pag-aaral. Na may scientific basis. Ang galing ano, kahit hindi naman siya scientist, musician siya, may scientific basis. Ang galing ng kanyang, lalo na yung mga preludes and fugues niya. Uh-oh. Ang prelude kasi, yung mga naririnig natin, ang pinaka-popular niyang prelude ay yung Ave Maria. Uh-oh. Yung Ave Maria, gratia plena, yun, di ba? Pero may fugue yan. Ang fugue naman, may counterpoint. Ibig sabihin, may melody sa kaliwang kamay. Uh-oh. So, merong melody sa kanan, may melody pa sa kaliwa. So, nagsasagutan na. Fugue ang tawag doon. Counterpoint kasi yun eh. Oo. So, ginawa niya yan. Gumawa siya ng well-tempered clavichord. Isang composition niya, well-tempered clavichord ang pangalan, na ang daming preludes, ang daming fugues. Bawat prelude may fugue. At napaka-complicated. Gumawa nga siya, pinatugtog nga sa akin, unang concert ko noon, anim na counterpoints. Grabe, ang hirap. Kasi palilitawin mo yung anim na boses. Mm-hmm. Hindi lang siya kumakanta na, alam lang natin yung SATB. Soprano, mm-hmm. alto, tenor, bass, di ba? Mm-hmm. Pero pagdating sa ano, sa kanya, anim. Oo, so nagsasagutan, kailangan palilitawin mo habang kumakanta yung tenor, naririnig din yung alto, naririnig din yung tenor, at saka yung bass, at may dalawa pang dinagdag. So, complicated siya. Pero, yun nga, pinanganak na siya. And then, nung 16-something, 1600s, meron mang isang, ang pangalan niya, Christian Huygens yata yun, oo, na meron siyang pag-aaral tungkol nga ito dito sa sound therapy. So, nagsisimula na. Kasi nga, kinakalkal nila ang kasaysayan at nagka-interest sila. Nung 1928, isang scientist na German, Alemania, okay, si Erwin Schleiphacke. Na-discovery niya na ang tunog pala ay nagpapabilis ng paggaling. Talaga? Panggalaw lang ginagamit ko yun eh. Ha? Panggalaw lang yung sa opisina dati. Sa talaga? Hindi ko nangyari pag katabi sila bang trabaho. Oo. Mapatugtugaw na kaiba. Oh, diba? Medyo mabilis. Bilis sila gumalaw. Oo, ayun. Mamaya papagliwanan natin. Kasi meron term tayo na tinatawag na Entrainment. Oo, tinetrain. Oh, ano yung entrainment? Ayun. Tapos noong 1938, isa na namang German, si Reimer Pohlmann, na pinakita niya ang pagpapagaling ng ultrasound naman. Ultrasound? Yes. Pagkatapos, noong 1968, si Olive Skill, pinatunayan niya na ang vibration. Oo. Kaya okay lang kung may mga vibrators kayo. Nakakatulong yan. Ang vibrational therapy. Oh, di mo alam yan eh. Oo, huwag mo na alamin. Ay nagagamit sa mga batang merong disability. O, di ba? Nagagamit yan. And then, noong 1997, si Tony Wigam, ginamit naman yan sa mga adult na may disability. Mm-hmm. Okay. Tapos sinundan pa siya ng pag-aaral din ni John Stuart Reid tungkol naman sa mga vibrational properties ng mga pyramids. In other words, bumabalik ulit kasi nga nauuso na yung New Age. Okay. At nitong 1999, merong isang institution, yung NIH, okay, na nag-publish na ng pag-aaral nila tungkol sa therapy ng gamit ang tunog para mabawasan ang sakit o ang nararamdaman mong sakit sa katawan, yung pain. Mm-hmm. Oo. So sa kasaysayan natin, makikita natin na talaga ang tunog ay nakakatulong. Sa Eastern society, ang ginagamit nila hindi lang yung chanting kundi pati yung mga brass bells o kaya yung ano, Tibetan singing bowls. Yeah, singing bowls. Yung tinitiram. Yes. Oh, may ganun ako. 'Di ba? Meron ka ganun, 'di ba? Yung ginagamit, iniikot mo, 'di ba? Yes. Ayun, pag nagla-live ako, ginagamit ko 'yon kasi it cleanses the air. Uh-oh. It cleanses the air. Sabi naman, parang nakiklense. Ayaw ka na magtanong. Ang hiyat ang paliwanag, di ba? Kasi, alam niyo, sa ating paligid kasi, maraming klase ng tunog. Marami. Ito lang na dito tayo sa studio, yung tunog ng aircon, may certain decibels yan, 10 decibels. Mm-hmm. Pag tayo ay humihinga, may tunog din yan. Pag tayo ay nagbubulungan, pambulungan. Pambulungan. Mayroon din yan. Oh. Oo.
Eh tapos, pag nagbukas ang pinto at nagsara, maski yung tunog ng ganito, maski yung sa ano mo, lahat yan, merong yan decibels. Mm-mm. Okay. Ngayon, kapag sobra-sobrang lakas, pwede makasira ng iyong eardrums. Mm-mm. At depende rin yan sa tone, sa pitch, kung ano yung pitch na yon. Okay. Iko-connecta natin yan doon sa mga chakra. Ay, taray. Oh. Sa mga chakra natin. Mm-hmm. Alam niyo na yung mga chakra natin, di ba? Oh. Yung una, yung root chakra. Yes. Saan yan nakalagay? Sa ano, sa spinal cord, sa pinakaila, sa tail. Mm. Yes. Dun, in other words, sa puwet. Papuwet, yes. Yung mga papuwet dyan. Oh. Oh, di ba? O, importante yun. Doon yes. Ang grounding, doon galing ang yes. Pera. Correct. Yan ang mga physical needs. At dyan nang lumalabas yung tapang at lakas. Yes. Oo. Pangalawa, yung nasa bandang ilalim ng iyong ano, ng yung keme. O, oh, yung ilalim ng tiyan mo. Oh. Yan naman ang sacral chakra. Oh. Mm-mm. Yan naman ay para saan? Next. Next. Gerger. Oo. Tapos pag umakyat tayo sa tiyan. Ayan. Yan yung ito, energy yan, di ba? Oo, energy. Ang tawag naman dyan, solar plexus. Yung solar plexus. Oo, yan yung power mo. Yan. Yes. Yellow naman yan. Yellow. Oo. Kasi red yung sa likod, sa puwet. Okay, umarte. Hayo talaga kulay nila. Oo, yan ang totoong kulay nila. Makinig kayo. Kasi sa chakra, yung mga tao nakakita. Pag hindi kayo nakakita, sorry na lang. Hindi namin kasalanan, hindi kayo makakita. Okay. Tapos sa puso. Yan, heart chakra. Heart chakra yan. Pink, di ba? Pink ba yan? Hindi. Ano ba yan? Green. Green pala lang. Green. Kaya akala lang nila, mga fig sila. Hindi. Green talaga. Sorry na lang kayo. And then, sa lalamunan, throat. Yes. Yan yung sa komunikasyon. Mm-hmm. Blue ang kulay yan. Pagka sa noo na. Yan yung tinatawag na third eye chakra. Yan naman ay para sa intuition. Indigo ang kulay niyan. Yung parang purple-ish. Blue na parang violet. Uh-oh. Purplish. Purple. Ano ba purple sa Tagalog? Hindi ko alam. Ube? Purple. Hindi, iba ang ube. Ano ba purple? Sige nga mga kabunganga, ano mga katambay, ano ba ang purple? Purple. Oo. Tapos, ang crown, yun sa tuktok ng ulo mo, yes. Yan ang yung tinatawag na crown chakra, yan naman ay understanding. Mm-hmm. So, intuition lang yung dito. Ito yung nauunawaan mo na. Violet naman ang kulay niyan. Violet. Mm-hmm. Ngayon, akala ng mga tao, basta pagka kulay, chakra, parang walang connection sa musika or sa tunog. Mali po kayo dyan. Tayo ay buo. Holistic dapat ang approach natin sa buhay. Ibig sabihin, hindi mo pwede paghiwa-hiwalayin ang mga physical senses natin. Hindi naman tayo nilagyan ng tenga para walang kapararakan. Mm. May tenga tayo para makinig at yung ating napapakinggan may epekto sa buhay natin. Yung ating mata, nakakita tayo ng kulay. Yung ating mga kamay at paa, nakakaramdam tayo. Kaya nga may touch therapy. Mm-hmm. Yung namang ating mga ilong, nakakaamoy tayo. Yes. At yung tenga natin, nakakarinig tayo. Mm. At depende sa ating napapakinggan kung yan ay nakatutulong sa atin o hindi. Ayun. Ngayon, kapag gusto mong matrigger ang iyong root chakra, anong nota yan? Wait lang, sabi lang, ang ano raw is lila. Lila? Pero ube, halo, may lila, oo, may ube. Alila? Oo. Pero tayo, alila lang tayo. Oo, alilalo kami sa gigilid. Pachicha naman, wala ka kami chicha dito. Di ba ano, Kuya Winner? Saan magpachicha kayo sa amin tatlo ni Kuya Winner eh, di ba? Oo, yung mga... Okay na tayo mga fruits, di ba? Kasi para healthy. O, para healthy-healthy tayo. Isang punong apple, ganun. Oo. Isang basket ng grapes, charot. Basta yung mga ganyan. Black or green, seedless. Seedless. Basta para sa amin tatlo yan. Oo. Sama na rin natin si ano, si Hiyas, di ba? Ano ba yan? Huwag na. Si Angelo na lang. Si Angela? Nasa si Angelo? Ah, sino? Ay, si Angelo. Yun, si Angelo? Gwapo? Ay, naku. Ah, nandoon? Oh, ay, oo. Siyempre, sasama natin. Ayun nga. Anong key, anong nota ang nasa root chakra mo? Parang mali. Depende. Parang pangit ang dating. Oo. Do. Do. Do a deer. O kaya pala do. Oo, kaya pala ka ano. Do. Alika, do na tayo. Let's do it, diba? Do, yan. C, letter C yan. Oo. Habang paakyat tayo ng paakyat, nag-iiba. O yung sa sacral chakra naman natin, ano yan? Yung sa harapan. Yung ano? Sa nyek-nyek mo. Yan. O, fem-fem. O kaya fifino. Ayan. Ang nota naman dyan ay re. Re. Ano
na yung re. 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 Hindi at i-re. Kung hindi yung A Drop of Golden Sun, di ba? Di ba sa ano, kay Julie Andrews sa Sound of Music, yung mga nakapanood na yan, di ba? Di naman yan. O, akit tayo sa Chan. Sa Chan naman, yan yung Mi. Ayan. Kaya nga, di ba tayo, kapag tayo sa pamilya natin, bigos makita ang Chan natin, at tinatawag natin kadalasan, nanay natin, di ba? Mi! Di ba? Mi! Yan, di ba? Yun, kasi Mi or E, letter E yan. Kasi CDE. Tapos, dito sa heart, sa heart na yan, yan yung F. Fa. Ano ba fa? Fa. Kalokohan ng viewers natin, ha? Ha? Kalokohan talaga, dumadami viewers natin. Oo, okay lang, dumami kayo na dumami. Magparami kayo na parami. Walang population control dito sa DWIC Tambayan. O di F, di ba? Fa, dito yan. Sa heart pala yan. Sa heart. Okay. Akit pa tayo sa lalamunan. Anong nota yung sa lalamunan? Sol. Sol, salin mo yan, di ba? Yun, it's G na G, di ba? Kaya game na game ka talaga. Go na go, pagka meron ka na nakitang narinig na nota na G, sa lalamunan yan. Okay. Pagkatapos, dito sa noo, anong nota yung sa noo mo? La. La. Kaya yung mga la-la-la-la-la. La-la-la-la-la. Dito yan sa noo. Oo. Pagkatapos, yung nasa tuktok na, sa bumbunan to, di ba? Sa bumbunan, yan na yung C. C. Or sa ano kasi T yan, T sa English, sa Spanish kasi C. Kaya nga do re mi fa sol la T sa English. Ah, C sa kanila. Oo, T ang sa English yan, do re mi fa sol la T do, di ba? Pero sa Spanish kasi, dahil na-influence tayo ng mga Kastila, ang mga tinuro sa atin dito, do re mi fa sol la C, S-I. Oo. Okay. So yan naman na nasa bumbunan mo. So bawat isang yan ng chakra mo, kung gusto mo kunyari may diferensya ka sa puwet, ayan. Magpatugtog ka ng G. Do. Nag-C pala. Do. Ayan. Tapos, upo ka lang na maayos. Do. Gagaling ka. Okay. Tapos, pagka medyo masakit. Ang makinig ka rito. Oo, makinig kayo dito. Lahat kayo makinig. Tapos, pag sumasakit yung Fem-Fem or Vivino, makinig lang ako kaya sa Re. Tapos magka sa may chan naman, mi. Ayun, pataas na pataas. Tapos, fa, sol, la, ti, do. Ayun, oo. Ngayon, eto nga. Alam nyo, sa therapy, bawat isang yan, meron yung tinatawag na hurts. Ano hurts? Hurts. It hurts. It really hurts. Oo, yung parang tayo. Ano ba tayo? 8.2. Oh, kilohertz naman tayo. Yeah. Pero bawat isa yan, merong hurts. At dahil nga, may hurts yan, yung vibration mo sa katawan, depende yan sa mood mo. Nagbabago-bago ang frequency, ang vibration ng katawan mo. Eh, hindi naman tayo, di ba, no man is an island. Yes. Hindi naman ako mag-isa lang sa buong mundo, di ba? Nandyan ka, nandyan si Kuya Winner. Kayo meron din kayong sarili-sarili yung vibration. May frequency din kayo. Pag tayo ay nagtutugma-tugma, harmony ang nangyayari. Pagka tayo in harmony sa ating mga sarili at sa ating kapwa, maganda ang pakikitungo natin, wala tayong nararamdamang sakit, nagiging masayahin tayo. Lalo pang mas maganda kung kasundo natin ang vibration ng mundo mismo. Ayun. Kasi ang earth natin, may sarili din siyang harmony na usually ang tawag nila Schumann Resonance. Oo. Pero syempre medyo bibitinin natin kasi mamaya papatuloy natin dahil may konsepto tayo na tinatawag na entrainment, circadian rhythm, at saka iba pa. Ayun. Okay? Huwag kayong maalis, mga katambay at tambayers, magbabalik ulit ang Tambayan 12:30 na po ng hapon. Tambayan sa DWIC. Muli nating balikan, Tambayan sa DWIC. Magandang mga tanghali po at welcome back sa Tambayan sa DWIC. Ako po si Dion Malano, aka Dionce. At kasama po, ang sa mga pinakamaganda, may respeto, at kapakipakinabang sa lamang kera, abogado, at Harlick Nangit, aka J-Lo. Maganda po kayong lahat ulit. Tayong udto sa inyong tanan, ni Haoma, bonjour, et cetera. Maganda po kayong lahat ngayong hapon. Pagpapatuloy natin ang ating taksang sound therapy. Okay. Dahil nga sinabi natin na ang
katauhan natin ay dapat buo, holistic. Hindi naman pwedeng hindi natin ginagamit ang tenga natin or binigyan tayo ng tenga pero wala namang epekto sa atin. Mali po yung ganung pananaw. Kaya nga meron tayong tenga kasi nga ang mga tunog na naririnig natin ay nakakaapekto sa ating kamalayan, sa ating kaisipan, at maging sa ating pangangatawan. Kaya nga nagbunga noong sinaunang araw pa lamang ang pagpapagaling ng tao gamit ang tunog o himig, hanggang ngayon, lalo siyang umuusbong at lalo siyang pinag-aaralan dahil talagang makatutulong siya sa atin sa ngayon. Kaya kayo, pansinin nyo, pag kayo ay nagpunta nagpapamasahe, di ba? Hindi lang naman touch therapy yun. Hindi lang yung haplos-haplos, himas-himas, pisil-pisil, di ba? Hindi lang naman ganyan. Oo, suntok-suntok. Jumbag-jumbag, di ba? Bale-bale. Oo, meron din yan, di ba? Minsan may naamoy kakakaiba. Yes, na mga lavender oil, di ba? Kasi nga, ang meron tayong ilong para maamoy din yan at nakatutulong din yan. Tapos, bukod pa dyan yung ilaw, hindi naman nagliwaliwanag yung pag minamasahe ka, dim light. Dim light. Bakit? Kasi nga meron din tayong color therapy. Maybe next time, pag-usapan natin yan. Yung epekto naman ng kulay sa ating katawan, di ba? At bukod pa dyan, di ba sa mga masahe, may tunog. Yes, may sound. May sound. May hindi music. Ka nakakarinig ng sound na rock music. Saan ka nakarinig sa pagpapamasahe ka sa rock music? Di ba, Kuya Winner? Hindi, di ba? Ano mapapakinggan mo? Baka iba natin binubutan ni Kuya Winner eh. Oo, may sanili siya. Ano siya? Nag-Twitter siya. Periods. Pero ayun, iba yung kanya. Sa kanya may mga Bartolina. Di ba? Yung mga merong, alam mo na yun. Parang alam ko, no? Parang aquarium. O hindi, meron din naman aquarium tayo, di ba? Wala. Oo, meron. Hindi ko alam yan. Tapos maraming nga do-do-do-do. Re-re-re-re. Hanggang re na lang. Hindi na tayo aangat doon. Do-do-do-do. E re-re-re-re. Ayan. So yun na nga. E di, merong tunog na ginagamit. Kadalasa, mapapakinggan nyo ngayon New Age music. Mm-hmm. Ano yung mga New Age music na yan? Mapapakinggan nyo yung tunog ng mga chimes. Yes. Wind chimes. O kaya harp. Mm-hmm. Tapos may tunog pa ng tubig. Diba? O kaya mga tweet-tweet-tweet-tweet, mga ganyan, mga ibon, diba? Hindi kasi ako marunong sumipol. Ikaw marunong sumipol? Ayun. Ganun? Oo eh. Para sanay magtawag, ah. Parang susunod na is 150. 100? Ay, 100. Sagot na rin pagkain eh. Oo, ay, sagot na rin pagkain. Saka ano, pang candy. Siyempre, kailangan may candy yun, diba? May alak din naman. So, ganun. May tunog. Ngayon, ano ba ang mga... Sa science, lagyan natin ang agham. Okay. Ano ba sinasabi ng agham? Ano ba? Kapag ang normal na ating katayuan, yung normal, day-to-day natin, awake tayo, alerto tayo, nag-iisip tayo, na-excite tayo, ang tawag pala dyan, beta. Beta. Oo, beta state. Okay. Oo. Yan ay 13 hanggang 32 hertz. Okay. Oh, di ba? Science to ha, science. Huwag niyo na ipaliwanag sa amin. Huwag niyo na kami tanungin kung ano yung mga ganyan. Basta yun na sinasabi ng science. Okay. Pag tayo ay gising. Yun gano'n. Normal. Gagaya nga. Nasa beta stage tayo. Oo. Hi. Patas may bisita din tayo. Di ba? Pag tayo naman ay medyo nare-relax. Nare-relax tayo physically, mentally, nare-relax tayo. Lumilipat na tayo sa tinatawag na alpha stage. Alpha. Kaya pag tayo ay minamasahe, napupunta tayo sa alpha. Uh-oh. Alpha state. Kapag naman tayo ay nagiging creative, nananaginip, or deep meditation na, okay, yung medyo, ano pa rin tayo, gising pa rin tayo, pero talagang nagme-meditate tayo. Yun yung time na nakakakita ka na ng mga kung anong mga kulay, ganyan, o kaya pwedeng naglalakbay na yung diwa mo, ang tawag naman dyan ay theta stage. Taray. So, beta, alpha, theta. 4 to 8 hertz yon. Pag tayo naman ay nakatulog na, yan yung time na wala na tayo, hindi na tayo aware sa katawan natin. Hindi na tayo aware, di ba? Tulog na tayo, dyan nangyayari yung nagre-repair ang mga body organs natin. Dapat ka nga naman tulog. Nagre-repair na siya. Diyan yung naayos yung mga toxicity natin, yung naglilinis ang ating katawan. Parang din yan sa mga garahe, pag nakagarahe, nililinis na yan. Ang tawag naman dyan, delta state. Delta state. So take note, beta, alpha, theta, delta. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ay, kapag pala tayo ay medyo heightened the perception, masyado tayo nag-iisip, problem solving, tapos medyo maingay ng konti na talaga, gamma yon, yung pinakamababa, okay. Gamma.
Ngayon, pansinin nyo, gamma, pataas. Gamma, beta, alpha, theta, delta. Hmm. Kinakailangan, pag gusto nyo gumaling kayo sa inyong mga karamdaman, umangat. Huwag kayo sa gamma stage, huwag kayo sa beta. Pumunta kayo sa alpha. Kailangan alpha state kayo. Tapos theta, lalo na pag delta. Kasi isisynchronize niya ang sarili ninyo sa kapaligiran nyo, pati sa mundo. Ayun. At yan ang tinatawag nating entrainment. Ayun pala yun. Oo, sinisynchronize. Pero bago natin magpatuloy yan, meron tayong isa pang bisita. Aray. Siyempre, walang iba, bagong bukya. Para sa ating BI, mga blind items, mamaya-maya lang. Of course, walang iba, kundi ang ating kilalang-kilala na member ng Philippine Press. Pag hindi. Oo. Kung hindi, si Jovi Lyoza. Hello, hello, hello. Yan, nandito naman, Jovi Lyoza reporting live dito pa rin sa DWIC. Yes. Dito sa Tambayan with Attorney Nick Langit together with... Beyonce. Nagmaganda. Yes, diba? Sabi ko sa'yo. King lang yun, magkamaniwala. Pero in fairness ha, dumating ka dito, parang you look younger than the last time nandito. Oo nga. Serious, you look younger. Fresher. Last year? Oh, last time na pumunta kami ito. Mas fresh. Paano kung hindi mahagad ang daming pinilapan sa MRT? Nakakangaw sa MRT Show Boulevard. Hindi, mas okay ka nga ngayon. Oo, mas fresh okay ba? Oo, fresh na fresh. Fresh na fresh. Oh, diba? Anong baon mo? Ay, naku, nakakawindang. Oo, oh, ano oh, oh. Sana hindi nag-rumble. Ang dami ko kasi pinilapan. Sa dami ng QR code ko, hindi ko alam kung ano yung exact. Oo, pero mamaya yan, mag-ano tayo, mag-blind item tayo. Yes. I-re-enact ba namin ulit? Mas maganda. Sige na nga, sige. Tapusin natin muna ito. Entrainment. Pag sinasabing entrainment, ganito yan. Pinakasimpleng halimbawa, naglalakad kayo, dalawa kayong magkaibigan, naglalakad kayo sa kalye. Hindi mo namamalayan pag naglalakad kayo, sabay na pala. Yung kanang kapaan ninyo, sabay na lumahakbang, tapos yung kaliwa, sabay rin. Hindi niya, pansin niya, pag may naglalakad kayo, may kaibigan kayo, naglalakad kayo, kahit mabilis, kahit mabagal, makapansin mo, mamaya pareho na, yung sabay yung inyong kanang paa, sabay din yung kaliwa ninyo. Entrainment ang tawag dyan. Para din yan yung eksperimento na naginawa dati, yung pendulum clock. Dalawa sila na pendulum clocks na idinikit sa pader. So, anong common ground nila? Yung pader. Pero ano sila, nag-tik-tok-tik-tok ganyan, maya-mayang konti, sabay na sila. Nagsasabay. Entrainment ang tawag dyan. Ngayon, yan ang ginagawa na ng mga ninuno natin noon pa. Kaya tayo nagkakasakit kasi hindi tayo synchronized sa ating mga sarili. Maaring yung katawan natin bubog na, hindi na gumagana yung ating isipan. O kaya, tayo ay emotionally problematic. Kaya hindi na rin gumagana ating kaisipan. Kaya tuloy nagkakasakit tayo. Yun na. Pagkatapos, kung ang ating kapaligiran, let's say nakatira ka sa Gillage ng LRT, ang ingay-ingay, di ba? Tuwing gigising ka, sakit ang ulo mo. Tapos ang ingay pa ng kapaligiran, bugyot ka na umaga pa lang, di ba? So may effect din yan sa katawan natin because of the sound. Because of the sound na maingay, hindi synchronized sa iyong vibrations. Ngayon, pag gusto nyong gumaling sa inyong mga karamdaman, depende yan kung anong parte ng katawan nyo. Kaya nga connected yan sa chakra natin eh. Depende sa parte ng katawan mo at yung tone na kinakailangan. At mas maganda kung harmonious yan o yung tinatawag na concordant notes. Kunyari, do, mi, sol, do, di ba? Yung harmony, hindi yung do, re, mi, parang cluster na ang ingay agad. Kasi pagka ganun, madidisrupt ang iyong sarili. In fact, may mga eksperimentong ginawa. Yung sa isang mesa, naglagay ng mga buhangin, tapos may nagpatunog ng tuning fork. Yung tuning fork na ginagamit sa ano, sa key of A yun, or C. Ginanon, tapos vina-vibrate sa mesa, nagbubuo-buo, nagiging organized ang mga buhangin. Nagkakaroon ng mga forms. At ito may kinalaman sa sacred geometry, pero nagbubuo-buo siya. So may disenyo siya. Pero kapag maingay, yung noise lang talaga, ang gulo ng mga buhangin. So ano ngayon ang effect ng music or ng sound sa atin? From disorganized, nagiging organized tayo. Kaya yung mga cells ninyo na may mga sakit, naaayos yan. Without resorting to orthodox medicine. Ibig sabihin yung mga gamot-gamot, ito ay tinatawag nating complementary medicine. Parang yung mga Reiki healing na diniskasan natin, acupressure, acupuncture. Kasi kagaya ng sinabi nito, ang low vibration or low frequency sound, nag-stimulate yan. At
inaalis niya yung tinatawag na fibromyalgia pain. O yung sakit, yung karamdaman mo na pain. Okay. Mm. Tapos kapag mataas yung music, classical music, soothing music, yung nakaka-relax na mabagal, slow music, nagre-release yan ng oxytocin. Oo, hormone yan. Mm-hmm. Parang dopamine, ganyan. Mm-hmm. Nagre-release yan. At ginagamit na ito sa mga heart surgery. Ay, okay. Oo. So bukod sa touch therapy, nakakatulong ito sa mga naoperahan, nakakatulong siya. Ngayon, ano ba ang mga benefits ng sound therapy? Mm. Una, nawawalan ka ng stress. Di ba kapag ikaw nagpapamasahe, parang wala ka na, lutang ka, di ba? Depende kasi ng masahe. Ay, ganun. Wala akong alam dyan. Virgin. Oo, di ba? Pero di ba, paglabas mo, parang kang lutang, parang relax. Parang ganun. Oh, di ba? Wala kang stress. Depende. Oo. Ikaw naman, iba naman na sa isip mo. Pagkatapos, pangalawa, nawawala ang iyong sakit ng ulo. Ewan ko kung anong klase. Sure. Pero yun, basta nawawala ka ng sakit ng ulo. Oo. Pangatlo, nagkakaroon ka ng focus. Ay. Kaya nga pag na-relax ka, isipin mo, gawa ka ng, mag-solve ka ng something, mabilis. Mm-hmm. Kasi nakafocus ka na eh. Kasi nga organized na yung kaisipan mo at saka yung katawan mo, organized na. Nagkakaroon ka ng enerhiya. Oh. Isa pa, yung pakikitungo mo, pakikipag-ugnayan mo sa kapwa mo, nagiging mas maganda. Yung paglabas mo, hindi yung paglabas mo ng masahe, biglang aawayin mo yung katabi mo. Hindi gano'n, di ba? Normally, di ba, pag nabinig ka sa masahe. Mahinahon. Baka mag-aawag. Di ba? Kasi na-relax ka na. Di ba, aabutan ka ng tip, sasabihin ng tip kaya envelope, sasabihin sa'yo, Merry Christmas, ang aga-aga pa, Merry Christmas, sir. Di ba, gaganunin ka? Oh, hindi ka naman nagagalit, napapangiti ka na lang. Kasi nga, maganda ang iyong disposition. Dahil nga sa sound therapy. Isa pa, nagiging mas malinaw kang mag-isip. Tapos, nai-improve pa ang organization skills mo. Ay. Humahaba pa. Ay. Oh. Ano? Beyonce. Yes. Ang attention span mo. Kasi karamihan sa ngayon, di ba, maiksi lang attention span. Yung pag may kinausap ka, ito lang ang naaalala. Beyond 5 seconds, wala nang naaalala, di ba? Hindi, pag kinakausap mo, sabihin ganyan, huy, nakikinig ka ba sa akin? Oh, nakikinig ka, pero lutang ang isip niya kung saan, di ba? Pero kapag ikaw ay sa sound therapy, mas humahaba ang attention span mo. At pag humahaba ang attention span mo, mas marami ka natututunan, nadadagdagan yung kaalaman mo. Tapos, nare-relieve ka rin from common ailments. In fact, ginagamit nito ng mga Hindus, yung sound therapy, may tinatawag silang Icaros, medicine melodies. Hindi lang si Pythagoras, mayroon din tinatawag na sound baths. Paligo na may tunog. At ito ay nakakatulong kapag kayo ay nai-insomnia, hindi kayo makatulog, or paputol-putol lang inyong tulog, kapag kayo ay masyadong, yung anxious, yung maraming problema, o kapag kayo ay nade-depress na, okay. Kapag kayo sobrang stress sa trabaho ninyo, o kaya kayo ay may nararamdamang sakit, pagka ganun, lumayo kayo sa mga ingay. Ano yung mga maingay na yan? Huwag kayong tatapat sa isang jet or aeroplano. Kasi basag talaga eardrums nyo. Oo. Huwag di kayo pupunta sa tabi ng mga pabrika na may mga makinang iingay. Kasi beyond 100 hertz na yan. Ang decibel level pala. Kapag ganun na, masisira talaga eardrum mo. So, saan kayo pupunta? Punta lang kayo doon sa hindi lalagpas ng 70 decibels. Okay. So, ordinary communication, kagaya ng sa mga kwartong krito na tahimik, yung maganda, meron kayong wind chime, maganda rin, meron kayong mga sounds of nature. Oo. At mas lalo kayo magiging masaya kapag kayo ay nagkakaroon ng sound therapy. Yan ang maganda sa atin paksa ngayon. Ganda. Oo, di ba? Oo, kasi sa panahon ngayon ng pandemya, ang dami sa atin ng problema, di ba? No. Pero kapag hindi lang kayo titingin sa kulay na maganda, ang nagpapahil kasi sa color therapy, which is probably topic natin next time, kulay green, verde. Oo. Di ba pink? Hindi pink, walang pink. Ay, naka-pink ka rin. Ay, hindi ako ng pink, kadiri, kalimbahin, yak. Green is for healing. Green is the color of healing, okay? Ang pink is for love and compassion. Pero totoong love, hindi yung peking love. Oo, hindi peking love, dapat totoong love. Okay. Tapos, green. So, bukod sa paningin, kulay green, paligiran mo sarili mo. Pagkatapos, yung scent, kung gusto mo ma-relax ka, lavender. Uh-huh. Tapos kung makikinig ka ng music, classical music. In fact, di ba yung mga nanay na nagbubuntis?
di ba? Classical. Classical Mozart na pinapakinggan, di ba? At may findings na tungkol dyan. Mm. Hindi lang yan. The first music na naririnig natin, alam mo ko ano? The first. Mother's Heartbeat. Nung tayo ay nasa silapupunan pa lang, ang unang naririnig natin ang Mother's Heartbeat. Kaya ganun tayo kalapit sa ating mga nanay. Kasi nga, yun ang nag-uugnay sa atin. Yung frequency, yung vibrations ng nanay natin, nai-imbibe natin. Kaya nga hindi mapuputol yung link ugnayan sa nanay at anak. Directly connected tayo. At pag harmonious ka sa relasyon mo sa nanay mo, harmonious ka rin sa iyong katauhan, sa kaisipan, at maging sa iyong tinatawag nating espiritu or kaluluwa. Ayan ang ating topic ngayon. Nako. Ganda. Mm-mm. So now, syempre mag-ano muna tayo, chika muna tayo pagdating sa mundo ng showbiz. Balita muna tayo. Mm-mm. Oh, sige, ano chika natin ngayon? Ayan, ang chika natin ngayon ay tungkol naman dito sa isang lumipat. Lumipat? Kilala mo yan yung lumipat. Ah, kilala ko yan. Oo, dami kong kilala mo yan. Lumipat. Oo. Nahulaan mo na nga yan. Ah, sige. Itong lumipat na to, pero hindi ito yung idadrama na. Ay, hindi, hindi. Iba, iba yung idadrama. Sige, yung sige. Medyo maselan. Okay, ah, sige. Ngayon, itong lumipat na star, aba nag-iinarte to, di ba? Oo. Sa mga project. Oo. Babae ba yan? Hindi pa dapat to. Dapat supposed to be, yung DJ Box pala, hindi pala dapat sa kanya. Oh. Di ba nakita mo yun, yung DJ Box? Oo. Hindi pala sa kanya. Hindi para sa kanya. Yung DJ Box, hindi pala dapat sa kanya. Nabigyan siya ng project dahil doon. Nabigyan siya. Kumbaga, di ba nag-reklam na kesyo walang project, ganun-ganun. Blah, 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 namimili ng project. Ito na nga ending, napilitan. Ang mga bossing na ibigay na sa kanya ang DJ Box. Na para i-promote. Hala, parang kilala natin yan. Mapaisip ako parang oma. Diba? Kasi yung wala siyang project, tapos bigang-bigang nagkaroon because of the diba? DigiBox, diba? Pero sabi niya, hoy, hindi lang yan ang project ko. Aba, umaasa pa siya. Nagmamalaki pa. Nagmamalaki siya. Pero in fairness, nakita ng mga fans dun sa BGC na para nagsisimula na ngang gumiling ang camera. Oh, girl to, no? Girl saka boy. Girl at saka boy. Di ba yung nababalitang ipa-partner sa kanya? Oo nga, tama. Yung dating partner na rin niya. Oo. Ayan. Ayan. So, kung mahulaan nyo, i-post nyo lang. No. Pero hindi namin i-confirm. Post nyo lang. Oo. Ano lang to, chika-chika. Oh, pero next. Alam nila yung DigiBox. So. Oo, alam nila yan. Na yun. Correct. Mm-hmm. Oh, ngayon, ilan lang naman lumabas sa DigiBox na yun. Mag-dami na nga, di ba? Mag-re-enact naman tayo. Oo. Ah, sige. Ah, sige. Ako, ang eksena natin ay tungkol dito sa dating celeb na sexy. Dating ikaw na yun. Ikaw yung sexy. Ikaw yun. Celeb na sexy. Ayan. Girl yan. Girl, siyempre. Of course. Sige. Tapos ikaw, ano bang role mo? Parang sa kanya lang. Ako lang? Ikaw na lang. Hindi, ako na lang at sound effects. Okay. Kasi nga sound therapy, ako yung sound effects. Sige, go. Huwag ako kung sino yung eksena ron, siya na lang yun. Oo. Basta ikaw si sexy celeb. Oo, sige. Ito si sexy celeb, nakilala ko talaga. Kilalang kilala. Oo. Ay. Oh, baka debut. Sexy pa na dapat eh. Oh, di ba ano ka lang? Ano? Never been touched, never been kissed, but heavenly damaged. Pakyut ka dapat. Pakyut, pakyut. Baka mas kaya meron. Di ba nipakyut ka na lang, dali? Ay, may mga nag-post na kung sino pakyut ka muna, pakyut ka. Pakita sige. Si sexy celeb, talagang sexy talaga, as in, pag nagdamit siya na talaga naman, luwa. Hindi, kailangan may voice ka. Parang mga nasa radyo, maririnig ka. Okay. Ay, gano'n. Parang namang hindi yan. Tapos next, ano nangyari? Ito si sexy celeb, mabilis humaba ang buhok. Ay. Mabilis. Mabarang buhok ko. Lahat ng klase ng buhok, mabilis humaba. Ang lahat. Pati sa kilikili at ilong. Sa lahat ng buhok, mabilis humaba. Oo. At minsan, parang naano siya. Kasi parang nangangati siya eh. Sa baba ah. Hello? Sa baba nangangati. Ano yun na ba? Ang fem-fem. Ang keps. Kain tayo. Dala ka foods. Ang dami pa sinabi. Akala ko pa pa-virgin. Ang dami. Parang sanay na no? Sanay na lang. Sexy nga. Hindi nung pa-demure. Sexy tulak mo talaga eh. Sige, push pa more. Go. Di man, mabilis sumabang ano niya. Oo. Yung mga hair. Oo. Kahit saan part ng katawan. Pinigot mo na to eh. Oo. Kasi, na to eh. Oo, may pagka ano, balboni. Oo. Alam niya na ha. Oo, alam niya. Minsan, talagang nangati siya. Hindi niya na mapigil. Oo. Sige, parang kaya naging habit niya na mag-ahit.
Bumili na siya ng blade. Blade? At siya mismo ang nag-shave. Ay! Nag-shave. Okay. Ikaw yung may sound. Ikaw yung sound. Ito na nga eh. Paano ba yung baba? Sige, mag-shave ka muna. Para naman bilis. Dapat dadahan. Masakit yun ha. Dadahan. Ganun naman dyan. Ang bilis naman. Tapos, after 3 days, may engagement si Sexy Celeste. Ayan, meron na. Siyempre, kalbo na. Hello? 3 days, nasan ka na? Baka na kalabo. May ano ka, gig ulit. May gig. May gig ulit? 3 days, nasan ka na? Uy, 3 days, sumaba na yun ulit. After 3 days, parang may nakakapana naman si Celeste. Meron na naman. Uy, masakit ang pagkabagong tubo. Ano to? Diba, nakakagasgas yan. Sumasabit kasi. Sumasabit yung fem-fem. Tapos magtapos nun. Kinuha niya ang salamin at may ahit ulit. May ahit ulit. Ahit ka ulit. Ang gaspang. Grabe. Dapat ano pala. Dapat mag-slide. Yung ano. Slide lang. Slide lang. Dali, dali. Ayun. Yan, ganyan. Ganun pala. Sige, isa pa, isa pa. Bilisan mo. Parang iba. Parang sumusutsot. Parang bastos. O tapos, ayun nangyari. After 3 days ulit, may engagement na naman si Sexy Celeste. Ang daming engagement. Hello, 3 days ulit. Sikat nga kasi siya dyan ng mga panahon na yun. Ano mo? Sikat siya talaga as in sikat. Hello, wali ka na. Ayan. Madaman. At eto na, gabi na siya nang dumating. Gabi na? Gabi na dumating. Siyempre, hindi nakabili ng bagong blade. Siyempre, mga creepers. Hindi nakabili siya ng blade. Hindi siya nakabili ng bagong blade. Hindi nakabili. Yes. O di paano? Clang, clang, clang. Kaya ang ginamit niya, yung usable na nagamit niya na. Ah. Oo. Kaya kumbaga, parang may ano na yun, mapurol. O, mapurol. Sige, gamitin mo. Oo. Sige, ha. Kasi kumagasgas. Tapos, alam mo gusto niya talaga kalbot. O, kalbutin mo na, dali. Kalbong-kalbo, ha. Ang daming humps. Kaso sa kapurulan, natamaan si Tinger Bell. Hala, natamaan. Ay! Aray! Aray, naku! Tumigil ka lang. Natamaan si Tinger Bell. Tinamaan. Kaya super sigaw to talagang nabulabog ng mga kanya mga katools. Oo, pati yung mga ano, pati yung mga maliit mga nakakabit dyan. Nadaplisan nadaplisan si Tinkerbell. Hala! Kasi nga mapurol, di ba? Oo, mapurol. E di meron ng plank, plank, plank. May tumutulo na kulay pula. Plank, plank. Ayan, dahu, si Sexy Celeb na mahiling mag-ayos. At ending, nadaplisan si Tinkerbell. Hala, clue naman tayo. Bubuhok daw eh. Ha? Bubuhok daw. Clue na yung pinikipigil. Ang dami naman nila mabuhok. Tumubuhok. Hindi ko sila yung mabuhok. Ano ba siya? Mataba ba yan? Sexy nga pala, no? Sexy siya. Sexy. Na, ano siya, lumipat parang din? Parang ano siya, on and off na rin sa showbiz. On and off? Mm-hmm. Anong age bracket niya? Yun, bagets 30 something. Mga 30. Ano ba sa bata po? Meron ba siya pelikula na sumikat talaga siya? Meron talagang dami. Ay, marami! Ay, parang kilala ko na yan. Yan ba yung syunga-syunga? Hindi. Hindi, oh. Hindi siya syunga-syunga. Matalino ba ang dating yan? Medyo, feeling lang. Oo. May project ba siya ngayon? May pelikula siya? Teleserye? Wa. Parang wa. Eh, sino na-link siya? Kanino siya na-link lately? Politics yata. Ah! Alam ay, din na. Ay, parang kayo maisip na ako. Oo, di ba? Ay, hindi ba? Naku, mabibitin na naman tayo. Meron ba dugo ano yan? Ha? Meron ba dugo foreigner yan? Oo, meron. Di ba? Naku, paalam na tayo. Naku, Jovi, maraming salamat. Sinamamok. Kasi mabibitin na naman tayo. Sige, paalam ka na sa mga nakakinig sa atin. Ayan, maraming salamat. Happy birthday, Ate Blessy. At syempre, condolence sa pamilya ni Kuya Mar Lopez. Yan, yung siya. Sa mga mahal sa buhay ni, mahal na buhay ni Kuya Mar, mga kaibigan, nasa St. Peter Commonwealth po ang labi niya. Mm-hmm. Ayan, this is Joe Villosa reporting live dito lang yan sa Tambayan sa DWIC. Yes. Of course, Beyonce. Blind announcement. Ito ba yung blind announcement? Oo, sige. Ito po yung announcement. Pinapaalalahanan ko lang po, magsuot po tayo ng sinturong pagkaligtasan in the next 3 to 4 days. Oh. Dahil lilipad po tayo. Correct. Ah, diba? At of course, ang susunod na programa, In the Heart of Business, kasama si Ma'am Maru Pahati Sarne at saka si Sir Lito Gagni. Ang payo ng Tambayan, huwag kayong masyadong mapili, lalo na kung siya ay mahilig lang magpabili.
Oh, di ba? So, yun po. Have a happy weekend, mga katambay-tambayers at mga kabungangan-mixer. See you tonight. Alauna na po ng hapon. Magbabalik ulit sa Lunes ang Tambayan. Tambayan sa DWIZ.